Hello! Kumusta kayong lahat? Welcome back again to my channel. This is your OFW buddy, Plantita Mami G. Ang video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga halaman na pwede palang pang purify ng ating hangin sa loob ng bahay. At nakakatulong pala ito hindi lamang sa pampaganda ng ating kapaligiran, ang ating loob ng bahay, kundi nakakatulong din para sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa mga tinatawag nating merong asthma or merong allergy sa hangin. Batay sa aking pagre-research at sa panonood din, pakinig sa mga lessons about asthma or about how we purify the air we breathe in. Meron ako dito sa bahay na pwedeng mag-absorb or mag-purify, makakatulong sa pag-purify sa aire o sa hangin sa loob ng ating bahay, lalo na kung merong naninigarilyo sa miyembro ng pamilya, makakatulong pala ang mga halaman na ito. So ito yung panlima sa lima na meron ako dito. At ang aglonema. At itong aglonema ay maraming variety ito. Pero sabi ko nga, kung ano yung meron ako dito sa bahay. Ito yung napaka-ordinaring aglonema. Hindi sila madaling namamatay. At madali silang buhayin. Ikat mo nga lang yan. Pwede mo nang itanim. So, itong meron sa atin is yung verde. Tapos may variegation lang siya na white dyan sa dahon. Ang maganda dito is kung makapal sila, napakaganda. Tumutulong siya sa pag-purify sa hangin. At it can be planted directly to the soil or through water propagation. At ang care tips ng mga tanim na ito is syempre hindi sila pwede sa direct sunlight. Mababurn yung mga dahon nila. Pwede lang kaya pwede sila dito sa loob ng bahay. Meron siyang ability to purify the air we breathe. Pang-apat ay ang syngonium. Itong syngonium din, napakaraming variety din. Itong meron ako is, I think, this is lemon. Lemon lime. Kasi meron siyang, kung napapansin nyo dito, meron siyang medyo pink na stripes o dito sa dahon niya. Ayan, oh. Meron siyang pink. At ang alam ko dito is lemon lime. Kasi napakarami ding variety ng syngonium natin. Meron dyan kulay pink, meron kulay red, napakarami. Merong mga batik-batik. Meron na siyang pwedeng ikat dito na pwede nang ipropagate. Ayan, may roots na dyan. Pwede na. At kaya ito, pwede na nating ikakat yan and then iwa-water propagate muna natin bago natin itanim sa... Yan ang kagandahan naman nitong syngonium. Nakakatulong talaga. Lalong-lalo na dito sa may kusina. Ito naman syngonium is yung hangin sa kusina, yung mga pagluluto natin. Na-absorb niya yung amoy. Yan ang kagandahan ng syngonium. Kaya pwedeng ilagay sa kusina para habang nagluluto ka is na-purify niya yung hangin at na-absorb niya yung halimbawa nag-priprito ka ng mga isda. Ito ang yung kagandahan ng syngonium. According to what I've heard in the internet,
and what I've read also, meron siyang ability to absorb bad air due to cooking, yung mga pagluluto natin. And then, number three is, na meron ako, is itong spider plant. Spider plant. A lot of varieties also. Ang itong meron ako, ang alam ko noon sa Pilipinas, ang pangalan nito is Russian grass. Grass sa Russia. Tapos, itong meron ako is nasa gitna yung white niya. And then dito sa gilid is yung green. Yung iba naman, green ang nasa gitna and then yung white ang nasa gilid. So may iba't ibang, may butik-butik din na ganito. At yun nga, marami ding variety ang spider plant na ito. Meron siyang ability to purify polluted air also. Kaya pwedeng-pwedeng ilagay dito sa bahay natin. Yun, lalong-lalo na yung kung may naninigarilyo sa loob ng bahay. Kung may mga pets din tayo, yung amoy nila na-absorb ng mga klase ng pananim na ito. Tulad ng syngonium at aglonema, hindi rin siya pwede sa direct sunlight. Ilagay sa tabi ng bintana. Hindi mo kailangan bumili ng mga mahal na halaman para lamang makatulong sa pag-purify ng hangin natin. Pwedeng-pwede ito, mura na, nakakatulong pa sa atin. And then, ang pang-apat ay yung peace lily. Saan na ba yung peace lily ko? Ito, yung peace lily natin. May marami ding variety ang peace lily. Ito yung pinaka-ordinaryong peace lily. Meron ako, cheap at napakadali ding buhayin tulad ng mga nauna nating ipinakita. Ayan, itong berding-berde siya. Pero may mga peace lily tulad ng Domino. Yun yung isang mag-trending sa susunod na taon. Siguradong magmamahal yun, yung Domino na peace lily. Yung may variegation siya na white sa dahon niya. Hindi katulad nito na pure green talaga. Walang ibang kulay. Pero yung Domino, yun. Napakaganda nun. Itong peace lily, ang kainaman nito ay inaabsorb niya yung nanggagaling sa mga electronics na gamit natin, mga gadgets na meron tayo, yung mga ions na lumalabas sa mga gadgets natin, ito naman yung inaabsorb ng peace lily natin. O, tignan ninyo, ang napaka-ordinaryong mga halaman, basta maglagay lang kayo sa sulok ng bahay natin, lalong-lalo na mahilig tayo sa mga gadgets. Yung inilalabas ng mga gadgets na yan o yung mga nakukuha nating bad air from our gadgets, tumutulong itong mga halaman para maabsorb. Yung number one na nakakatulong ay yung snake plant. Kung naalala ninyo, nag-propagate ako, inilagay ko sa mga crystal glass at nilagyan natin ng mga colorful na bato and then inilagay natin doon yung mga snake plants natin. Meron ako dito, maliit. Ayan, maliit pa siya. Yung variegation niya is light green. Kasi ang kainaman dito sa snake plant, pwede siya sa soil at pwede rin sa water. So, soil propagation or water propagation. Marami ring varieties ang snake plants. Meron yung may yellows dito sa gilid, green o white. Ang dami ring klase ng snake plants. And then, hindi rin sila sensitive na uri ng halaman kahit hindi mo masyadong
dinadiligan, ilagay mo lang dyan. Hindi sila sensitive, not like other plants na kailangan mo talagang alagaan. And ang snake plants naman, in particular, ang inaabsorb nito ay yung mga nanggagaling na amoy o hangin doon sa ginagamit nating panlaba, lalong-lalo na sa mga suavizante or mga pampabango ng damit. Yun yung may mga allergy na tao sa mga ganun, amoy ng suavizante or ano ba sa Tagalog ang suavizante kasi ang tawag dito sa Espanya. Pinupurify ng snake plants natin. Ilagay mo dun sa malapit ka kung saan ka naglalaba, kung nasaan yung dryer mo or yung washing machine mo, doon mo ilagay yung snake plants. And so ito na yung mga snake plants ko na nilagay ko sa crystal. Oh, lumablabas na yung mga ugat. Ayan. Oh. Tingnan niyo yung variegation niya. At meron pang dalawa diyan. Ito is wala. So ayan ang mga snake plants natin. So that's all guys for today. Kung may natutunan kayo at nakapagbigay ako ng kunting kaalaman, information about sa mga uri ng plants na nakakatulong sa pag-purify ng ating kapaligiran sa mga masasamang hangin. And kapag nagustuhan ninyo ang mga content natin ganito, please don't hesitate to share, like, and subscribe. At thanks for watching. And sana panoorin nyo pa ang mga susunod nating mga vlogs. At kung may mga gusto kayong i-vlog natin o mga suggestions kayo, may mga questions kayo, feel free to comment. And pag mabasa natin ay bibigyan natin ng pansin. Huwag nyo din kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo whenever we have new uploads. Adios!